So, good morning mga rep. Hindi na ako makatulog. Gagawa na lang ako ng video. Marami ako nababasa sa comment. Para daw na ako punta sa bansang HU dito sa may Europe. So, sa video na ito, sasabihin ko mga karepa. Pero bago ito mga karepa, sana pa-share naman ng video para iba at mga kababayan ay malaman din kung paano ba makapag-apply pa abroad dito sa may, pupunta dito sa may Europe. Una-una mga karepa is kailangan natin ng experience. Kailangan meron tayong experience sa mga trabaho tulad ng mga hotel, restaurant, electronics, yung mga yun mga karepa, mga factory, mga production worker. So, kailangan natin ng 2 years na experience. Kaya kung nandiyan ka pa sa Pinas at mag-a-apply ka, wala ka pang experience, mag-apply ka na muna dyan ng mga trabaho sa Pinas. Kailangan maka 2 years ka, ganyan mga karepa. Kasi requirements yun, kailangan mo ng certificate of employment na katunayan na 2 years ka nagtrabaho sa isang kumpanya. And then, next naman, para makapag-apply, pupunta po tayo sa mga agency dyan sa Manila. Marami po dyan mga agency at iba't ibang agency, pero may mga legit po talaga ng agency. Tulad ng agency ko na PNI International po. So yan mga karepa, dito po siya matatagpuan sa Pasig, sa Ortigas po, yan, sa likod ng SM Mega Mall. At sa mga meron po mga experience sa mga company, at meron na kayong experience ng 2 years or 3 years, at meron na rin po kayong COE, pwede na po kayong rumekta sa mga agency or punta po kayo sa page ng PNI International. I-check nyo po yung mga trabaho na hiring doon at kung ano po ang mga qualification. And punta po kayo dun sa agency, bago po kayo pumunta ng agency, make sure po na kompleto po ang requirements nyo tulad ng passport, UMID, PSA, NBI, police clearance, diploma. Yan, yung mga kailangan po natin mga requirements mga karepa. So, mga yellow card, mga vaccination. Yan, kailangan po talaga mga karepa na kumpleto tayo sa requirements bago tayo mag-apply para hindi po tayo mapending o hindi po tumagal. Dahil once po na tinawagan po kayo is mag-i-interview na kayo. At pagka-interview nyo, hintayin nyo po kung tanggap po kayo. At pag natanggap kayo ay dire-diretso nyo mga karepa. Dire-diretso na yun para sa ating mga requirements sa medical, at pagkatapos ng medical, magkakaroon na po kayo ng orientation, tapos pabisa na, papidos na, dire-diretso po yan mga karepa, kaya kailangan kapag po mag-a-apply tayo pa abroad, kumpletuhan na po natin yung ating mga requirements para hindi na po tayo mapending or hindi po tayo malate, kasi baka mapending tayo at tumagal yung ating pag-alis at di tayo makaalis mga karepa, kasi yun yung karamihan talaga na problema kapag may mga nag-a-apply na hindi pa kompleto yung mga requirements. Kaya kailangan po, kompleto nyo po yung mga requirements. So, i-check nyo po kung nandun na po yung mga requirements na hinahanap nila at kung kompleto na po mga karepa. Kapag mayroon pa pong kulang, agad nyo pong asikasuin, agad nyo pong lakarin. Ayun pala, may mga SSS pa yan mga karepa. SSS, Teen ID, PhilHealth. Yan mga yan, mga importante yan mga karepa. Kaya kailangan kompleto tayo pag mag-a-apply tayo. At syempre mga karepa, kapag nag-a-apply rin tayo ay kailangan meron din tayong sapat na pera. Meron din tayong para panggastos natin kasi may mga medical, may mga binabayaran yan sa medical. Minsan meron mga processing fee. Kaya habang maaga pa mga karepa, i-ready nyo ni sarili nyo sa mga ganyang bagay para pag nag-apply kayo is wala na kayong problema. Dire-diretso na yung pag-alis nyo. So mga karepa, sana nakatulong itong video na to. Yan, matutulog na. Piliting mo na matulog kasi talagang hirap matulog. Ay, naku. Yeah. Maraming salamat po sa pakikinig mga karepa. Sana nakatulong po ako. Good luck po sa inyong lahat sa mga mag-a-apply.